Isang napakagandang hapon po sa ating lahat. Welcome sa ika-12 na episode ng ating show entitled Sweet Talks by Philippine Hotels Directory, where we talk to hotel and business owners, vloggers, and renowned personalities to guide us in this ever-changing world of traveling and lounging. For today's episode, we are more than honored to be talking to one of the largest and ever-growing hotel companies in Asia. But before we proceed, let me introduce myself first. I am Kim De Jesus and I will be your host for today's episode. Ayan. So to our FB Live viewers, I know nandiyan na kayo, nakasubaybay, nag-aabang sa ating makaka-sweet talks for this afternoon. So I kindly ask you to react, share, and leave a comment for shoutouts or mga questions dyan sa ating FB Live ngayon. So in our last episode po, we were fortunate enough to talk to Sinag Hotel, Siargao with Miss Susie Abela. Ayan. So if you are watching po, Miss Susie, hello po sa inyo dyan sa Siargao. Ayan. So for those who weren't able to watch that previous episode, don't you worry, you may visit our official FB page. It's Philippine Hotels Directory, kung saan nyo po napapanood ang live broadcast na ito. I-visit nyo na rin po yung other social media accounts namin. Follow us at FB at YouTube. Yan po ay parehas na Philippine Hotels Directory. Sa TikTok at IG naman po at PH_hotelsdirectory. And of course, huwag natin kalilimutan ang ating official website. Ang aming official website po ah, www.philippinehotelsdirectory.com. Once more, www.philippinehotelsdirectory.com. Again, I kindly invite you po to react, share, and leave a comment on our FB Live for today. Now, some of you might ask sa ating mga FB Live viewers dyan, ano ba tong PhD? Ano ba yung Sweet Talks na yan? Well, PhD po is your online booking companion. Why? Because PhD consolidates all the best hotel offers for your best getaway. Ayan. We also operate a website that gives visibility and exposure to hotel businesses, especially for our official hotel partners. Our goal po kasi is to help promote the hotel businesses in the country by providing them a platform for inline companies in the Philippine hotel industry. And under PhD po ah, we have the Sweet Talks. Ngayon nga po ay papuntang Cebu at sa ika-12 na episode po natin where we interview and listen to different well-known hotel owners and managers across the country. And angas, di ba? Kasi nga at PhD, we value your comfort. But before we introduce our guest for today, I know excited na ang lahat, di ba, na makilala ang mga kasama natin ngayon, no? Hotel chain from Asia, yung palang, di ba, bigati na. So, before we proceed, we would like to express our gratitude po muna to our major sponsors for making the show, as always, possible. Maraming salamat po sa Wedding Suppliers Association of the Philippines Incorporated, sa online, pasalubong.com, sa mobile palengke, sa Real Estate Directory, sa Philippine Travel Expo, Alabang Estate Realty Directory, Philippine Malls Directory, ang Philippine Virtual Expo, Pa-Home Services, Med Results Medical Services, Accounting Portal Philippines, and Philippine Workshop. So, for our audiences po ah, in case you want to ask something from our guests for today, don't hesitate po ah, leave it in our comment section during the entirety of our live broadcast or our show. Or if you don't have any questions naman po, you can comment on anything you wanted to say to our guests and even to their business. Of course, there will be an allotted Q&A portion as always sa latter part ng ating program. Again, I request everyone to react, share, and leave a comment on our FB Live for today so that everyone will get a chance to ask their questions too. Ayan, now, wag na natin patagalin pa, no? I know you're all excited to meet our guest for today. So without further ado, let me now introduce to you our guest for today. He is the Country Digital Marketing Manager of Red Planet Hotels Philippines. Let us all welcome our guest for today, Mr. Caezar Paul Gawaran. Ayan. Hi, Sir Caesar. Good afternoon po, sir. Ayan. You're on mute, sir. Ayan. Better? Ayan. Good afternoon po, sir. Ayan. Good afternoon, Kim. And thank you for having me. And good afternoon din sa lahat ng viewers natin this afternoon. Of course, sir. First and foremost, we would like to thank you for gracing us with your presence po, no, here at PhD's Sweet Talk sa aming ika-12 episode. Sir, it's our pleasure po to meet you this afternoon. And sir, matanong ko lang po, how are you, sir? Kinakabahan, excited, or parehas po?
more excited kaysa kinakabahan. Mm-mm. And I suppose while we were talking no, dun sa backstage kumbaga, so mm-hmm. to speak. You have said that this is not your first time. So I suppose, diba sir, you know the ins and outs, I suppose. Yes, well, but every appearance naman is in your experience. So everything is different. Yan. So hindi yung medyo excited ako. Yon, kaya let's not waste any minute na siguro sir, no? So let us now proceed, sure. No? Para mas makilala natin mga FBL viewers ang Red Planet Hotels Philippines. So sir, I do believe... Begin with our formal, so to speak, Q&A portion. So, ayan. So sir, can you please tell mm-hmm. us a short background on how your hotel or Red Planet Philippines started, the history, the date, and even the name. Okay. So the company or the hotel chain, Red Planet, we started out in 2012. So it was a partnership dati between, pwede ba ako magbanggit ng ibang brands? Okay lang naman, no? So it was a partnership between us and a very popular budget airlines, and we started out in a different name actually, and yung pinakaunang hotel Hello, namin. Hello, pardon me. I do believe it's my signal. Ayan, Sir Caesar. Yes. You are there. Sorry, pardon my internet, sir, no. I hope it's okay. Oh, that's the last of it. I hope, no. So sir, again, you were saying that it opened in 2012. Partnership siya between what companies kaya to, sir? It was a partnership between Red Planet, based in yung headquarters namin, which is based in Bangkok, Thailand. Yes. And hindi ko na lang i-mention kasi baka mapahamak tayo. But it was a partnership between a very popular budget airlines. I see. In Southeast Asia. So, nag-start kami, iba yung pangalan, but the first hotel na inopen natin was in Angeles City in Pampanga, which is in 2012, February 10, 2012. Tapos, mm-hmm. back then, ang business model natin is called value creation, which is similar sa mga budget airlines natin ngayon, yung may mga add-ons. So, yes. For us, sa hotels, yung basic amenities lang ino-offer natin, like yung fan, bathroom, electricity, yung bed, yung linens, and anything else na beyond that can be purchased as add-on. So, kunyari, yung iba naman, di ba, hindi gumagamit ng TV. And back then, hindi pa naman ganun kalakas yung demand dati yes. for internet. So, yung Wi-Fi can be purchased as an add-on. And yung iba, aircon. Yung iba, may dalang sariling towel. So, ang towels can be purchased as an add-on. So, ganun yung business model natin dati. Tapos, I think this enabled us to basically be in the low-cost bracket nung time na yon. But, come 2015, nag-rebrand tayo to Red Planet Hotels fully. And everything changed. From the value creation business model natin, naging budget hotel na tayo na lahat ng basic amenities and basic necessities mo na kailangan during your stay are included na, and of course at very affordable and competitive prices. Ayan, so it's great to know, no, that it if I were to describe it, parang may certain mm-hmm. metamorphosis na nangyari, if you don't mind me saying that, no, from yes. a small, as you say, low budget, no, bracket, somewhat, no, uh-oh. Na company, then come 2015, you offer now the basic amenities and, di ba, not as add-ons na. But if I were to go back and underline or highlight that era, yung naunang mm-hmm. era nyo, sir, yung 2012, it's great kasi it also conserves, so to speak, electricity kung di naman need nila ng TV, yes, kung Wi-Fi, kung di rin naman tayo nakapagsay ng ilang Mbps and the like. So, in that then, no, value creation nga rin naman siya. But now, again, as you were saying, come 2015, the rebranding itself, no, Red Planet Hotels, no, pumasok. Oo, nung pumasok yung new generation, so to speak, na sinasabi natin, ito na yung mas makaka-cater tayo and naiangat natin lalo yung quality na in-offer natin sa ating mga
Yes, and that's great, no, sir. Speaking of quality, sir, no, is that one that you think is in the heart of your hotel operations? No? Yes, so kapag when you say, kasi, yes, in hotel business, no, pardon me for cutting you there, sir. Sure. We know kasi na in the hospitality industry, no, in hotel industry, isa ata, if you would agree, ang quality ng service and of course yung ating mga employees din when it comes to meeting with our customers on the ground. Mm-hmm. Oo naman, definitely. Sa akin, bilang consumer or a guest or a citizen na lang ng Pilipinas, when it comes to to staycations or whenever I go to hotels, napakalaking bagay sa akin yung quality ng service na kahit mura or kahit mahal yan, kung maganda yung quality kasi ng stay mo, babalikan mo yan eh. Hindi ka manghihinayang doon sa ginagastos mo, hindi ka manghihinayang doon sa energy na i-exert mo. And at the same time, di ba kaya nga tayo nagsistay para sa comfort and sa quality ng experience. Kasi syempre, bakit ka naman magsistay sa medyo putyo-putyo na hindi ka masaya sa experience mo? So, yun yung isa sa mga pinaka ina-uphold namin na pwedeng i-expect ng guests sa amin na laging malinis, laging comfortable, and no frills yung magiging stay nila with us. Wow, yes. And that's great, no, knowing na isa yan sa inyong na-mention, sir. And I believe kasi, and we believe here at PhD, no, that we need to satisfy beyond expectation. What's your take on that, sir? Satisfy beyond expectations. Mm-hmm. Oo, lagi naman dapat. Especially sa hospitality na yung service, yung pinakamalaking ingredient ng nagiging experience ng isang guest. So ayan. So if I were to go back for a while, no, ng konti, sir. You have touched yung mga what could customers expect, no, when it comes to your hotel. You've mentioned yung quality, yung service. Mm-hmm. But aside from that, no, if I were to go back, what should tourists or customers like me and our FBLA viewers could expect, no, to your hotel? Maybe amenities. Sige po, sir. Sige. I think isa sa mga pinaka-advantages din namin is our hotels are located in key areas. So talagang hindi kami basta nagtatayo lang ng hotel dyan para magkaroon ng hotel. Talagang may study, may research na nangyayari bago tayo mag-construct ng isang hotel. Yung ins and outs ng lugar na alam din natin. Kasi syempre, kailangan natin makita may demand and kung ano yung nasa area mo, kung magiging okay ba yan sa audience or sa market mo, kumbaga. So, being in key areas, ma-ensure natin lagi na whenever you stay at a Red Planet hotel, it would be easy to go around, madali kang maghahanap ng mga gusto mong kainan, kung may mga events kang kailangan puntahan, kayang-kaya, kung gusto mong mag-shopping lang, tumambay sa mall, or just be a tourist. Kayang-kaya and accessible yung areas ng hotels natin. Since Cebu, for example, ito yung pinaka-pride namin sa Cebu kasi sobrang okay yung location natin sa Cebu. It's just across Ayala Center, tapos sobrang lapit natin din sa Cebu IT Park. Kaya pag may nakikita kang reviews about Red Planet Cebu, ayan. Pasok lagi yan na lapit sa Ayala Center, very convenient. Hindi nawawala, oo. Top one in mind, sabi nga, di ba, Sir Caesar? Yes, so, sir, yes. Ang ganda nung na-touch mo, no, key areas, strategic places. Kasi first and foremost, di ba, sir, since maaring nung marketing students pa tayo and now professionals na tayo, yan ay nasa 4 P's, no? Isa pa lang sa basic, price, promotion, place, product or service, and place. Kaya naman, it's great that you underlined and highlighted yung idea na located ang mga malls ng Red Planet on strategic places and on places na, of course, of great foot traffic and of course na pinupuntahan talaga and 'di ba more likely makakater tayo sa mga ating mga what you call these customers around the area. Yes, so sir, if I were to ask you, sir, no, can you tell us or if you cannot, we do understand, but can you maybe touch on the rates of your hotel and on how many people
can you accommodate po in your area so that our viewers can see, and of course pwede nila madagdag to sa kanilang mga bucket list. So for example, sir, sa Cebu, that branch, for okay, for how many people could it cater? How many rooms? Okay. Ganyan. Okay. So sa Red Planet Cebu, we have 150 rooms. So that's yun yung pinaka, I think yun yung pinaka median na pwede ko masabi, na at least nasa 150 rooms tayo lagi for all properties natin in the Philippines. Tapos actually yung pinakamalaki namin na magbubukas by this year is has 245 rooms. Oh, so medyo malaki siya. So regarding naman sa pricing natin, ang pricing system kasi natin, we follow a dynamic pricing system na ibig sabihin nagbabase tayo sa demand or sa availability ng kwarto natin. Pero at the end of the day, katulad nung minention ko earlier, very competitive at very affordable pa rin yung prices natin. And that's important, no, sir, knowing na unti-unting nagbubukas at ito na nga ang ating ekonomiya, and of course the tourism and hotel industry, it's great, no, na malaman natin na may mga katulad ng Red Planet Hotels, no, na siya ay isang kilala all over Asia, but it caters, no, dun sa what you call this, maybe the middle class, I suppose, if correct me if I'm wrong, sir, no, mm-hmm, yung tina-target yung cater ng customers, and it's great to know na merong budget friendly and of course upgrade competitive pricing pa rin, of course, as as someone na nasa business percept business POV, no, point of view, no, we cannot lie na to some extent need natin mabalance, no, yung ating what you call this, mabalance natin yung ating pricing and yung pagbigay natin ng comfort and quality, no, sa ating mga customers. So if we are to continue, no, we are here with Mr. Caezar Paul Gawaran. Siya po ay from Red Planet Hotels Philippines. Ang country, ayan, country digital marketing manager nga po nila. So sir Caezar, going back, you have touched on yung mga demands. So sir, leisure demand is returning na, as we know, more quickly siguro than the corporate and group demands. So if I were to ask you, sir, anong mataas ang demands ngayon, sir? Yung mga nagli-leisure lang, yung nagta-travel lang, or bumabalik na yung mga corporate demands, yung mga corporate meetings, I suppose? Actually, ngayon, leisure, tama ka, yung team doon, no, na leisure is slowly returning. Pero ang na-observe kasi natin, hindi pa ganun ka, ano din eh, ka fully embraced, kumbaga sa Philippines. I see. So it's still a challenge kasi ang sobrang nagbago yung travel behaviors nating lahat because of the pandemic. Sa leisure, ang pinaka na-observe natin kasi syempre nagko-conduct din ako ng mga sarili kong research and in-sense outs kasi syempre kailangan natin for marketing eh. Of course. Ang pinaka na-notice natin kung before threatened ang mga 5-star hotels, ngayon they are faring actually much better because nagiging pampalit ng karamihan sa atin dito sa Pilipinas sa traveling to other areas or to other countries are staycations. Mm-hmm. And yun yung unang hinahanap kasi madalas ngayon ng mga guests kung pwede silang kumain sa kwarto and kung may pool ba. And ayun, attractive siya sa staycationers. And for the business and the group segments naman, since nagbago nga talaga yung behavior, alam mo, so na-amaze ako dito sa pandemic natin. Kasi maisip ba natin na in this lifetime, mangyayari lahat to na sa isang ganun, para tayo natanos na nagbago talaga yung behaviors nating lahat. And for businesses naman, ang na-notice natin is since marami pa rin working remotely and working from home, the demand for business travel is not as strong as before. Conventions natin and expos events, actually ngayon 2022 lang ulit nagmamaterialize. But so we are very optimistic about that as well. Pero ngayon, ang pinaka naging magandang source ng business natin are the onsigners na nag-require ng
stay na yung mga nag-aayos ng papeles bago sila sumampan ng barko. Medyo kasi ngayon, di ba, nag-ubian sila because of the pandemic. So ngayon, nagsistart na ulit silang magsakay ng barko. So yun yung isa sa mga napagkukunan nating business. Pero ang focus natin kasi ngayon is not to kumbaga, wag tayo mag-push masyado. Wag nating aim masyado na ano na kailangan nasa taas agad ulit ang travel industry. Kasi ito yung pinakamalaking na-impact eh. But for now, ang pinakamagandang learning ko and sa mga contemporaries ko din na nakakausap ko is try to keep everything afloat, just be present, just be visible. Kasi kailangan kilala ka ng mga tao. Hindi ka makawala sa isip nila eh. So, yun yung nagiging focus natin ngayon sa Red Planet is paalala sa mga tao na andito kami and we are still one of the fastest growing budget hotel chains in the Philippines. Ayan. So, ang ganda na binanggit ni Sir Caesar, no, na ito nga ay you need to keep yourself afloat, visible, and known. Kasi sir, alam natin, di ba, yan ay parang branding that's staying to your true to your brand image na you are one of the fastest growing na hotel budget business in the country. And I like what you said, sir, na ito ay step-by-step process. Hindi dapat natin minamadali for a business perspective ano na tayo ay mag-grow agad porque nasabing natanggal yung mga restrictions paunti-unti. Maaring sa ilang provinces no sir na nagtatanggal na or optional na lang pag face mask and the like. And 'di ba, ito ay unti-unting pag-move forward natin no na hindi naman porque yun nga as I was saying earlier na gradual na yung pagbabawas ng restrictions tayo'y bibira agad so to speak. And also naniniwala rin siguro kayo sir sa tinatawag nilang revenge travel, no, wherein people are more engaged in traveling kasi it's been how many years din, 'di ba? 3 years I suppose, lalo nung unang bukas, lalo nung yes, of course, and lalo nung unang bukas, unang baba nung GCQ, nag-alert level systems na tayo, and I suppose on your end, no, matatouch natin siya maybe later, no sir, pero yung medyo nagulo rin I suppose yung operations nyo sa pabago-bago rin at times na restrictions ng government. So, yes. So, sir, you have mentioned nga yung leisure ay andyan lagi at hindi nawawala yung kanilang demand. And as for the corporate demands, ay paunti-unti. As you were saying, di ba, materials yun sila this year, conventions, expos, and the like. But, sir, what do you think naman po, no, in this ever-changing world na rin that we have, what do you think is your edge no, of Red Planet as compared to other hotels that offers the same service as you do? Siguro for us, talagang yung quality of stay, katulad nung na-mention natin kanina. Kasi I can definitely affirm na we are a notch higher pagdating sa quality ng service versus our contemporaries and our competitors. Laging na-mention sa atin sa mga reviews na happy sila sa service ng staff. Sobrang proud kami na may mga ganun kami na receive na comments na nababanggit mismo yung names ng staff natin na sobrang ganda ng service, na warm yung service na naibibigay. And definitely, ito yung pinaka-favorite ko din. Yung quality ng beds natin sa Red Planet Hotels are up to par with 5-star hotels. So, a comfortable good night sleep is always assured with us. And yung madalas na problema natin dito sa Pilipinas na pag nag-hotel ka, lalo sa budget bracket, is yung shower, di ba? Laging problema to. Yes. But for us, kahit na nasa highest floor ka ng hotel namin, 100% assured yung pressure ng tubig ng shower, hindi papalya. That in itself ay assurance na no to our FB live viewers and audiences na nanonood ngayon na this is of good quality no yung customer service. I like what Sir Caesar mentioned no yung even the name of staffs no are remembered and even commented and reviewed no on their review system no I suppose. And of course that goes back to customer service no. First and foremost naman di ba sir I do think you would agree na customer service pa rin naman talaga
bukod sa other add-ons, let's say, ang magpapabalik at magpapabalik sa ating customers. What would you like to say about that, sir? Agree ako doon kasi ako din eh, kahit na simplehan natin, kunyari nagpapagupit ka or na kumakain ka sa isang restaurant, madalas naman hinahanap natin yung staff na pinaka nag-attend sa atin at pinaka nag-provide ng service. Doon tayo bumabalik lagi sa service. Kasi as humans, yung psychology natin dyan is pag nagkaroon tayo na, as social beings, pag nagkaroon tayo ng magandang experience with another person, nagkakaroon tayo ng connection. Kahit hindi naman ganun ka, di ba, hindi naman natin close. Pero nagkakaroon tayo ng connection. And I think doon po papasok din yung psychology o ng marketing in that aspect. Totoo. And if I were to add, I do believe, sir, it has something to do, yun nga, as you said, psychology and even more likely yung social bond na nabuo, no, even for or for a short or long time na nandyan sila sa inyo sa Red Planet Hotels. Ayan, and also, ang ganda rin nung na-touch ni sir, no, na kapag ka, yung experience mo with the staff, with the company, with the rooms that they offer, no, after nun, there is this sense of nostalgia na maaari magpabalik sa kanila kasi they might say, na nung natulog kami, nung nagstay kami doon sa, nung nasa Cebu kami, perhaps, nagstay kami sa Red Planet Hotels, no? The bed or the comforters were at par, as you were saying nga, di ba, sa five-star hotels, no? And I do believe kasi, sir, no, parang personally, parang nostalgia is a drug na gusto mong balikan kasi it makes you feel good, no? Mm-hmm. Kaya, tama eh, tatahi siya sa psychology and sa marketing techniques na rin, sir. And ang ganda na ganto, no, ganto kalalim din ng ating pag-analyze kasi we are about to understand truly kung ano yung mga naging maaari maging problema sa hinaharap. So, speaking of problems, sir, can you give us some problems that your company, no, have experienced in this kind of business industry amidst the pandemic, and how did you overcame those? Ang pinakamalaki na, syempre, since in the travel scene tayo, tayo yung pinaka na-impact talaga na pinilay tayo ng pandemic. Yes. Starting 2020 when the lockdowns and the travel restrictions were imposed. So, I think pare-pareho lahat kaming mga hotels na ang naging problema, nawalan tayo ng guests at kinailangan natin magsara temporarily. Kasi nga, nagsara ng borders eh, ang Pilipinas at ibang bansa. Pero, ang isang, I think, na ginawa namin talaga na while others yung onset ng lockdown na dalawang buwan ng halos tatlong buwan ng 2020, ang naging move namin doon, eh, nag-decide talaga kami na, hindi natin i-limit yung exposure natin. Kahit in small ways, kahit na wala tayong steady stream ng guests ngayon, kailangan nakikita tayo eh ng tao eh. So yung marketing efforts namin, ongoing, pero nag-shift kami from medyo hard sell to more subconscious yung ina-atake natin. So kailangan natin mag-adapt din ang marketing strategy natin eh. Na siyempre, lockdown, hindi ka pwede, ano man sabihin mo, oli ka, staycation ka sa amin. Shift tayo ng content. So, isang naging approach natin is, pinalitan natin from travel, from leisure, from staycations. Sinabayan natin yung mga nangyayari. So, ang content natin, for example, ginawa natin na we reminded people to wear their masks when going out, to wash their hands for at least 20 seconds, to always carry hand sanitizers or alcohol. Tapos nung panahon ng itong kinainin sa nating lahat na face shield, kahit ayaw natin yan, we had to remind everyone na kailangan pag tumalabas tayo, nagko-comply tayo sa government guidelines sa kailangan mag-face shield. So, naging ganun yung approach natin. And, kasi thankfully nga din ngayon, hindi katulad dati, mga 10 years ago, lahat ng marketing efforts, di ba, puro estimates, puro eyeballs. Ngayon, nami-measure natin eh. So, nakikita natin na may nag-gain siya ng traction, nag-respond yung audience. And, by doing that,
naisip pa rin tayo. So, kunyari, ang iniisip ko nun, dapat pag humupa na lahat to, kilala pa rin kami, hindi kami nakalimutan. So, I think yun yung pinaka-ano natin, na nag-pay off, lalo nung nag-ease na yung restrictions. Ayan. And Sir Caesar, no, you have mentioned po, sir, you have mentioned yung paggamit ng social media as a tool, no, na yes, para mas paingayin ang brand and subconsciously ma-attack yung kanilang yung parang desire nila to stay with you, so to mm-hmm. speak. But sir, it's great to know na your contents on FB, no, as we were browsing through it, it's how can I say this? It's relatively young. Basically, yes, yung atake, one of your recent posts nga, di ba, papunta pa lang tayo sa exciting part, no? To those extent, di ba, sir, it transcends, no? It goes to show na sumusunod tayo sa trend, hindi tayo yung conventional na ng post ng package, bumati sa, let's say, no Independence Day. May certain, may alam nyo, may pakulo, may parang dagdag na cherry sa top ng isang ice cream. And that's great, sir, ha? And we commend those businesses, thank no? you. That tends to break dun sa conventionalities na meron tayo, yung nakasanayan, yung parang, mm-hmm. di ba, alam natin na nakakulong lang doon. And now, with the present landscape, no, sa marketing, no, parang isa sa mga nagpaingay ng ganyang atake, I suppose, ha, ang CAS, no? Yung certain mm-hmm. atake na may konting humor, dumidikit mm-hmm. ng konti dun sa boundary ng memes, and dun kasi, nagiging, di ba, umiingay, and subconsciously, tumatatak yes. din ang Red Planet. Ganyan din ang atake niyan. Fun, young, and vibrant, no, ang image na nabubuo sa isip namin kapag nakakita kami ng ganon. So, sir, do you believe na with this social media and various SOCMED platforms, no, as you were saying, hindi na lang, nami-measure na, hindi na lang eyeball to eyeball ang nangyayari, are you, would you agree to say na, di ba, it has helped the industry? And how do you respond, sir, na kahit pa paano, eh, merong, di ba, yung what you call this, yung fake advertisements and the like. Mm-hmm. But sir, di ba, ang great ng power ng social media, how would you respond to that? Sa akin ngayon, sobrang laki ng part ng social media na sa buhay nating lahat. Hindi mm-hmm. mo na pwedeng alisin yan. Hindi mo na pwedeng, yes, kahit na may mga taong walang Facebook, walang social media accounts, kahit saan, hindi mo na siya maaalis ngayon eh, kasi part na siya ng mm-hmm. sistema natin. I think ang pinaka mai-impart ko din sa lahat is, usually kasi di ba tinitreat natin si social media as pang-leisure or yes. kuhanan ng chismis mm. o pang-for fun. Yes. Yes. Pero lagi natin nakakalimutan yung power niya kasi to influence our decisions. Mm-hmm. Kasi it has become a meeting place for all types of people and it has become an open platform for discussions. And since hindi ka nga nakaharap sa mga tao directly, mm-hmm. nabibreak natin yung barrier and nagkakaroon ka ng, kumbaga, I'm sure you would agree with me, Kim, na lahat tayo may identities na gusto nating i-project on social media. So, yes, I think that's indeed. the biggest role of social media ngayon. And lalo for mm-hmm. businesses, sobrang powerful na ng social media sa businesses. Kasi pag wala yes. kang Facebook page ngayon, yun pala. Ano ka na, tagilid mm-hmm. na yung business mo. So, I think businesses, lalo hotels, they should learn to grasp the power of social media mm-hmm. na hindi ka lang dapat nag-hard sell, na dapat nakipag-interact yes. ka din sa audience mo. Yes. Even on the comment sections, di ba, sir? As I was telling you nga na iba yung engagements kapag mas nararamdaman nila, ay wow, si brand bumababa sa comment sections, alam mo, nakikita niya yung mga kinocomment natin, yung feedbacks natin. And in that manner, di ba, again, babalik sir dun sa parang may feeling ng though virtual, pero may social bond with the brand. And that's importanteng great, maramdaman para nilang yes. may tao sa likod ng isang mm-hmm. brand. Mm-hmm. Ayan, that's great. But sir, balik lang ako ulit sa question, no problems na kinaharap ng pandemic. So, how about staffs? Nung unang mga months nung lockdown, were there moves to somewhat
set others free or parang nag-shift ba yung business affairs nyo? May ibang atake? Kasi we have interviewed others, sir, no? Of course, they have their own cafeteria, so to speak, yung kanilang food production doon. No? Some shifted daw po to delivery. So how about you? Yung first 2 months, yung hard lockdown, paano yung operations? Can you get us back to that time kung paano yung feeling doon sa 2 hard months ng lockdown na yon? Medyo masakit talaga kung iisipin natin din lahat. Mm-hmm. Eh. Pero, yun, nagkaroon ng konting layoff din. Pero, most of the team members naman, once nakatayo na ulit tayo sa paa, nare-hire naman natin din. Yes! And nagkaroon tayo din ng rotational schedules yung HR namin, which is sobrang thankful kami kasi nagawa ng way ng HR team namin yun. Na kahit paano, may rotational schedules tayo, may rotational work weeks, ganun. Para to keep everyone afloat, para hindi natin kailangan magtanggal ng so mga tao. And that's great, sir, no? So kudos to those in the HR department and to all, no? No, to all individuals dyan sa boardroom and kung saan man sa mga meeting places na that tends to be creative and flexible on how to fix, no, yung certain working schedules, lalo nung mga naunang months, no, na tinatawag natin na era na yung dark era, so to speak. But sir, if I were to jump question, sir, no, how did your hotel maintain health and safety protocols amidst the pandemic, lalo nung una-una, sir, bumabaha ba dyan ng alcohol? Naging plastic world ba? Marami yung plastic barriers. Kumusta, sir? May mga PPEs din ba na colored? Parang Power Rangers ang dating. Paano, sir? Oo naman. Ano, umabot tayo lahat dun sa point na naka-PPE, naka-face shield, naka-gloves. Yung iba, pag ano, gusto natin naging extreme, yung iba may goggles. Kasi syempre, magpraning tayo lahat eh. Yes. Tapos syempre, plastic covers. Nung una, nagkaroon din ng mga ganyan plastic sheets, acrylic panels, barriers. Tapos syempre, bawat kanto ng hotel, nagkaroon ng ano, hand sanitizers, alcohol, or hand gel. O, tapos, yung mga bathrooms natin, naka-plaster talaga dyan ngayon na ano, na you have to wash your hands for 20 seconds. Yung mga ganon. Pero as we understood naman, thankfully, the virus more and more the past 2 years, thankfully, na bawasan naman and hindi siya nagiging long-term masyado na ano, band-aid solutions. Kasi sir, I guess you are referring to a long-term solution, which is vaccination. Mm-hmm. So in your company, sir, how is the what you call this vaccination rate, if you like to call it that way, or kamusta po ang employees diyan sa loob ng Red Hotel, Red Planet Hotels? Thankfully naman lahat nakapagpa-vaccinate na, and some are on their way to get their booster shots then this year. And maybe this is the right venture or portion, no? To somewhat remind then our FB Live viewers to get boosted na. That's our way na rin naman. Yes, first and foremost, no? Get your vaccines, be vaccinated, and don't spread those, di ba, yung hate videos and yung pananakot. Kasi at first, di ba, sir, nagkalat. But sir, going back, yes, you were saying na naging mahirap kasi nga naging parang may mga barriers and the like. Mm-hmm. Kasi di ba, sir, if us, di ba, let's be honest, pag gano'n, nakikita natin, may plastic barrier, may parang may border dito, nakakatakot, and parang hindi tayo free to roam around, no? Parang tayo ay in a enclosed area. Ang biro nga, sir, di ba, Sir Caesar, sa mga jeeps, parang mga gagamba. Yun ang biro, di ba? Kasi ang daming harang, and separation barriers, no? But sir, was there this time na in your, sa inside ng operations, was there anyone ba na sadly na-infect, or maybe customer nagpunta dyan na maaring nagkaroon ng sign and symptoms kayo nakita at hindi nyo pinatuloy? Pag gano'n naman, kasi usually since nag-transition kami from last year na nag-allow to quarantine facilities,
pag gano'n naman, di ba, required naman sila to undergo an RT-PCR test. Nung una nga, medyo mahigpit, di ba? Kasi swab test talaga. Na yes, swab test. Mas grabe, mahal sir. Pa. Mas mahal pa kaysa sa room rate natin. Pero, totoo. Pero, ayun, very cooperative din naman din yung mga LGUs natin. Yan. Na pag may nagkakaroon, they are transferred to isolation facilities and the whole process is guided and assisted by the, and facilitated by the LGU. So, hindi kami masyado nagkaroon ng problema naman from that department. Kasi issues. maayos yung ano. And the staff, nagkaroon din ng briefing lahat ng staff on duty na ganito ang scenario natin. Tapos, kung magkakaroon ng ganitong instance na may exposures, everyone will be tested and monitored for possible development of symptoms. So, malaking bagay yung well-informed din yung staff natin. Yes. Yes. Kasi it removes the unnecessary panic na pwede i-create tama natin sir. Sa COVID-19. Oo, tama yun, no? Kailangan well-informed, no? Tayo on ourselves na importanteng malaman natin what is factual and what is fake. Lalo sa panahon ngayon na grabe ang pagkalat ng disinformation or misinformation. Mm-hmm. It's great na dyan sa inyong workplace, no, our employees are of great care and handle under you, maybe sir, no, and ang ilan pang kasamahan nyo dyan. And importante rin na malaman natin na kapag ka pinag-uusapan natin yung health and safety protocols, dapat hindi mawala lagi yung, of course, yung pag-face mask natin and the like. Again, huwag tayong pakampante. Mm-hmm. Merong mga small spikes, no? Small spikes sa NCR region. Ayun. And hopefully, oo, no? Sa ibang areas, sana hindi na rin ito magtuloy-tuloy. And diba, this would babalik siya sa atin, no? Na kung tayo hindi natuto dun sa ating history, na huwag naman sana, na baka bumalik. And of course, ayaw naman natin bumalik na doon sa dark era na sinasabi nga natin ayon. So, sir, was there a time na pumasok sa isip nyo po, sa management, sa board, na i-close muna yung hotel that time, knowing na nung mga nakaraang taon, lalo nung first 2 years or first year, na walang assurance kung kailan makakabalik? Noon, sir, was there that, feasible or naisip din po ba nyo yun? Muntik na. Ang pinaka nangyari lang talaga was we had to stop accepting and we had to cancel bookings nung first 2 months ng lockdowns kasi bawal talaga eh. Wala tayong magagawa eh. Opo. But thankfully, mabilis yung team natin, lalo yung corporate sales team namin. Sobrang nakapag-adapt. So, naayos agad na nakakuha agad tayo ng permits for as quarantine facilities ng mga umuuwi. Yes. Nakipag-coordinate agad tayo sa OWA and sa DOT and sa DOH. Kaya may accreditations. Oo, nakapagpa-accredit tayo agad. So, maraming salamat for our sales team for that. Kasi kung hindi, eh hindi namin alam kung saan tayo ngayon. Kung saan tutungo. Tama. Oo. Yes. So, sir, you have touched yung bookings, no? So, sir, nung hard lockdown ng 2 months, no, supposedly, were there bookings? And if there are, paano naging scenario yun after? More likely na risked lang, sir? O yung iba talaga nagpumilit din na mag-refund? Nag-offer na tayo talaga ng refund kasi nga very uncertain tayo eh. Or, ang isang option nila is they can rebook. Most of them went for refunds, lalo when we when their bookings go through third-party websites. Yun yung medyo naging challenge natin eh. Pero thankfully, ang mga tao naintindihan naman din yung situation. Yes. And it was not an easy process kasi kailangan pa rin ng magtatrabaho eh for that eh. So, yun yung pinaka naging challenge natin talaga din nung nagka-lockdowns is are the bookings na nagpapa-cancel, nagpapa-move, or nagpa-refund. Uh-oh. Yes. So sir, those scenarios no suggest a certain kind of customer no. Ang tinatawag natin ng mga difficult customer. So sir, during your stay diyan po sa red
Planet Hotels, no, Philippines, no, sir. Was there any time na ikaw mismo, sir, or any of your employees, no, nakasalamuha ng difficult customer, and how did the company move forward to resolve, no, yung mga concerns? Meron din naman from time to time, meron mm-hmm. talaga. Pero pinaka best discourse talaga na learn ko from that is lahat naman ng tao, kung kakausapin mong maayos at ipapaliwanag mo yung proseso ng maayos, you will always learn to meet in the middle. Yes. And importante na, di ba, sinasabi nga sir, communication is key. Mm-hmm. And magandang ma-lay down mo yung, di ba, yung premise and kung bakit mm-hmm. ito ang nangyari, so, ano yung, ito ang naging dahilan ng resulta ng proseso, yes. And kung paano tayo napunta sa isang course of action na ito. So sir, if we are to jump question once more, no, mm-hmm. ano yung mga naisip nyong way, sir, para mas tangkiligin pa rin kayo ng tao, knowing na, eto na nga, unti-unti na tayo nag-open. So sir, I suppose promos, deals that you offer, sige sir. Nung nag-start tayo mag-accept, nagpumasok mm-hmm. tayo sa voucher selling. So, ooh. Kasi bihira kami kasi nga sobrang baba na nung rate. So, kung mag-vouchers tayo, baka wala na tayong kitain. Kaya, may mga team members pa rin tayong kailangan sumuweldo. So, during those times, nung nahihiya, kumbaga yun yung gagamitin kong term, nahihiya or natatakot sure, pa ulit magstay yung mga tao. Nagkaroon tayo ng mga vouchers na sobrang steal yung rates natin. And we even had one promo na meron, bibili ka ng 30 nights for only 9,000 plus pesos. So parang papataka na 300 pesos lang per night yung babayaran mo. Na thankfully, maraming nag-avail din. Tapos, nice. Pumasok din tayo sa Shopee. Nag-offer din tayo ng voucher code sa Shopee. And I think we were one of the first hotels on Shopee to do this. So parang tayo yung naging guinea pig din for that. Yung inyong pag-integrate. Yes, sir. Sige, you were saying po. And thankfully, nasold out yung inventory natin. Wow, nice. Doon. Congrats to that whole team. Opo. Ayan. Uh-oh. And sir, so, those are, actions, no, course of actions that shows yung flexibility ng company, yes, ng team itself to find new venues and outlets where to broadcast. Sabi nga sa YouTube, diba, broadcast mm-hmm. yourself. Diba, parang ganon. Where you could broadcast the brand, the image, and of course, the service that you offer. And sir, ang ganda kasi parang it shows you are thinking of the future. So, somewhat foresight. So sir, as one of the individuals within the board, so how important do you think is foresight and yung risk-taking or pagiging risk-taker sa isang kumpanya ngayon po sa inyong hotel business industry? Foresight and yung pagiging risk-taker. Sa foresight, I think dapat sa foresight, sa foresight sighting is open-minded. Uh-huh. Hindi ako mag-offer ng ng insurance. coffee, ganyan. Nee, pero dapat open-minded ka kasi ang isang challenge na nanonotice ko din sa hotel industry is napipilitan tayo mag-stick dun sa mga norms. Katulad dun sinasabi mo kanina, Kim, na nakakahon natin yung ideology. Yes. So, dapat yung dating naisip mong hindi pwede, pwede pala. Ayun. Yun yung pinakamalaking learning ko sa pag-change ng marketing landscape ngayon na before you say anything is impossible, try muna, check muna natin, try pag-ahala it, of natin. Oo. Kasi malay mo, it might be the next big thing. Of course. Oo. And di ba sir, maraming dyan nagsimula. No? Some say na nalaleft out sila doon sa certain act na yun or course of action na ginawa nila. But what happened? Diba doon sila nag-boom, doon sila nakilala. But sir, it's great that you mentioned nga na dapat yung foresight natin nandoon first and foremost. Maybe it shows nung kayo ay nakwento mo sir no, on how you mitigated yung possible scenarios na nag-close kayo and you've jumped into certain ventures. Yung HR nyo nag-device ng work schedule na, diba, nag-shift.
and yung sales team nyo nag-venture dun sa, di ba, for catering sa mga quarantine facilities and the like, accreditations and the like, nag-vouchers, di ba, it shows na merong foresight ang kumpanya na what may come ay napaghandaan at maaring naiisip na. Kasi di ba, sir, there are these meetings, di ba, yung mitigation on how to mitigate certain events. May mga ganung meetings yan, no, sa ating mga FBLA viewers. Hindi rin naman to porket come what may, tsaka lang magre-react. Parang di siya knee-jerk reaction lang, no? Mm-hmm. So, sir, I guess, if I were to ask you another question, sir, no, what advice now could you give to our FBLA viewers and prospective clients and customers, no, who would want to book in your business, no, how would they contact you? Okay. So, ang may gusto lang akong medyo, ano, medyo cliche ito pakinggan, pero ang ginawan ko siya ng acronym before, eh, na pag magbook sa amin, dapat dear ka. So, you should always book direct with Red Planet Hotels, because booking direct with us would give you always the best available rates online or offline. And you should always book early kasi nga, dynamic pricing system tayo. Yes. Eh, dapat maaga ka mag-book kung gusto mong ma-secure yung rates na maganda. And of course, with the ever-changing scene ng travel natin ngayon, you have to be alert kasi mamaya bigla akong nagda-drop ng promos with in coordination with our revenue team. Yes. Mayga kaming nagaganyan pag ano, pagkailangan. And lastly, I suggest to book as a Red member. Kasi meron kaming membership program na ang daming benefits sa aming ino-offer na usually yung makukuha mo na perks na yan sa iba, you have to pay. Pero sa amin, we are giving it just for free. So, our guests or potential guests or audience, if you want to book with us, don't forget, just go to www.redplanethotels.com and from there, you can start your journey with our planet. And rest assured, your stays will always be comfortable, clean, and satisfactory. Ayan. So, again, no, to our FBLA viewers, you must be dear to our hearts, no? Sabi nga ni sir, you must book directly with them, book early, be alert, and book if you can as a Red member. Ayan. So, sir, that formally ends yung Q&A portion natin. But I do believe, sir, in this juncture, no, before we close this juncture, you are about to highlight Red Planet Cebu, right, sir? Yes. Yes. So, ayan, for our viewers and audience, if you are planning to visit Cebu City soon, please do keep us on mind. Red Planet Cebu, it's just across Ayala Center, Cebu, along Archbishop Reyes lang siya. Sobrang convenient ng location. Na-feature na to in several blogs because of the location. Kasi malapit siya sa mga kainan, sa mga tourist areas. Ayan, we are flashing a photo of Red Planet Cebu. Thank you, Tech. Mm-hmm. So sir, if I were to ask, sir, saan po ito exactly located? So you're mentioning siya ay malapit sa, yun nga po, sa Ayala Center, but specifically on what city? Cebu City itself po ba, sir? Cebu City, yes. Cebu City tayo sa Red Planet. In the Cebu. Heart of the province. Yes, just along Archbishop Reyes Avenue. Ayun, number 36. Kilala na yan. Archbishop Reyes Avenue, Cebu City. Sobrang, ano, pag tinanong mo ang taxi doon, kuya, pwede mo ba kalidrop sa Red Planet Cebu? Alam nila yan from the airport pa lang. Diretso agad. So sir, if I were to ano lang, curious question lang, kailan po nag-start yan? Yan po ba inyong newest, oldest branch? Kailan po nag-open si Cebu? Si Red Planet Cebu, nag-open tayo February 2012. It's actually one of our oldest hotels, pero ayan. Wow. It was renovated quite recently lang din. And, yes. And bago yung aesthetics, diba, natin lahat. Mm-hmm. Ayan, maybe this is the lobby, sir. If you are about to guide us through. So, ayan nga ang lobby. Yes. Yes, dito tayo. Ayan, nako, sobrang ano, favorite natin yung staff natin sa Cebu. Diba? Sobra kaming nakocommend lagi for the warm reception that we give Red Planet Cebu. So, itong lobby na to, medyo favorite ng guests natin na tinatambayan. Kasi meron din tayo. Yan. Yes, so, meron din tayong Mac computers na guests can use for free. Mm-hmm.
sa lobby natin. Sa iba, di ba? That's great, ha? Kailangan natin magbayad. Wala, sir. Ito, wala. Or maybe you should bring your own, di ba? Parang ganon. Pero saka makakita, di ba? Red Planet Cebu, sa lobby pa lang, nakikita mo na. And sir, tama ka, no? Yung aesthetic, no? Mm-hmm. Lalo-lalo sa younger generation and younger, let's say, bracket na nakikita natin, no? Mm-hmm. Yung design, ang modern, ang sleek, ang linis. Mm-hmm. Yes, ang young, basically. So, again, na yung malapit, no? Around the area, Cebu City mismo, don't hesitate to visit Red Planet Cebu kapag nalapit kayo dyan sa areas. And sir, we are about to flush yung rooms, no? So to our tech, ayan sir, can you kindly tour us around, no? Virtually tour us, no? Basically sa mga rooms dyan sa Red Planet Cebu? Alright. So in all hotels naman, we only have two room categories, which are the double and the twin room. So each room natin are fitted with five-star custom-made quality beds. So, sobrang ganda yung quality natin. Sobrang premium din ang quality ng linens natin. And rest assured talaga, promise ako na mismo nagsasabi noon kung gusto ko matulog ng peaceful lang, magpupunta talaga ako, mag-check-in ako sa amin. Kasi sobrang comfy nung beds. And the rooms come with Wi-Fi na din. So you don't have to pay for Wi-Fi separately. Yes, tapos kasi diba sir, on some establishments, diba, bukod pa rin talaga nilang in-offer yon. So sir, would you say that the opening nitong Red Planet Cebu na, as you were saying, one of your oldest nga na branch or your main hotel, no, brings this newer and fresher alternative sa mga kababayan po natin nasa Cebu City? And you may now go ahead, sir, and further elaborate yung Red Planet Cebu or promote it to our viewers po. Yes, man. I think we really did shake up the hotel scene sa Cebu kasi, syempre, affordable yung prices natin. Napaka-quality ng stay na makukuha mo for a very affordable price or affordable amount na babayaran mo. And ayun nga sobrang laking bagay talaga sa lahat ng guests namin. Naririnig namin to lagi. Location, location, location. Yun. Yun yung pinakamalaking bagay. That in itself speaks volume na. Location. Kasi, di ba, if you're in the center, heart of the city, and yung kung saan yung ingay, no, you are accessible to all points. And that's great, no? So, sir, I suppose, again, no, to our FB Live viewers, you have seen, no, Red Planet Cebu, the its exterior, lobby, rooms, di ba? So, ayan, again, to all our FB Live viewers around Cebu, no, you may now, you know what to do na, no? So, sir, Caesar, that was so inspiring, no, so to speak, and also inspiring din para sa ating mga future hotel owners and travelers, no, na magpupunta talaga diyan sa area and to all its 14 branches meron sa. Sige sir, we may now run down kung saan tayo meron. Sige, mga sige. Sure sir, pwedeng ito ay meron tayo sa Pangasinan, meron tayo sa Manila, and I suppose Pampanga. Meron sa few, Pampanga, sorry sir. So okay, if you are to take the ano sir. Sige, sige. So to our audience, to our viewers, we have 13 open pa lang pala. In the Philippines, Red Planet Manila Amor Solo in Makati, Red Planet Manila Makati, which is near Makati Avenue, Red Planet Manila Bay, Red Planet Manila Mabini, Red Planet Manila Binondo na napaka-perfect sa mga gustong mag-Binondo food trip. Wow! Red Planet Aurora Boulevard in Cubao, sa mga umaattend naman ng concerts or gustong mag-shopping sa Cubao, perfect to. Red Planet Timog, Quezon Timog, malapit lang tayo sa GMA. And we also have Red Planet Manila Ortigas, nasa heart naman tayo ng Ortigas CBD. Very convenient if you have business to attend to sa Ortigas area natin. And we also have yung pinaka-favorite sa Metro Manila, Red Planet Manila Asiana City, which is just 10 minutes away from all NAIA terminals. Wow! Yes. And then, just across Clark is Red Planet Angeles City, na sobrang favorite location din. Of course, itong ating favorite Red of the day, Planet Cebu. Red Planet Cebu, yes. Of course. Napaulit-ulit tayo kasi sobrang favorite talaga natin na nasa tapat lang siya ng Ayala Center Cebu. As in, tatawid ka lang. Hindi ka mahihirapan.
Ayan. But sure, sir. Red Planet Davao. Mm-hmm. And of course, Red Planet Cagayan de Oro na sobrang convenient din dahil nakatabi siya ng SMX CDO. Wow, no? So again, it boils down to strategic location, 'di ba? Yung placement ng mga businesses nila, Sir Caesar. So ayan ha, we are not done yet ha. We will have a quick commercial break. Babalik kami ni Sir Caesar. Stay with us. Unsure or doubtful on where to stay? Philippine Hotels Directory got you all the way. We provide quality service that will make your experience a breeze. Let's come together as we explore and conquer great places. Together with the best hotel experiences, we bring something nice for you. Do you want to learn something new or discover the right hotel for you? We brought you a show that will teach you on what you should know from traveling to hotel booking. Meet the owners, management, renowned personalities, or even bloggers. We provide some tips and best offers. Not some sugary words or cheesy speeches. Just honesty to satisfy your comfortability. It does sound sugary, but the learning is plenty. I present to you Sweet Talk, brought to you by Philippine Hotels Directory. Ayan, and we are back. We have here with us the Country Digital Marketing Manager of Red Planet Hotels, Sir Caesar Paul Gawaran. Sir, again, maraming salamat po, first and foremost, again, on accepting our invite to be our 12th featured company and kausap, no? Hotel manager na rin, so to speak, no? So, Sir Caesar, the virtual stage is now yours po. Please do promote your business, your social media accounts, no? Flashed on our screen. And if you have anything to say to our live viewers. Okay. So, guys, if you want value for money, affordable stays, and quality comfort sa iyong staycation, visit us on Facebook, Red Planet Hotels Philippines, or facebook.com/redplanetphilippines. You can also check us on Instagram at redplanetph. And of course, if you want to book, don't forget, you can always go to our website, www.redplanethotels.com. And if you do have the time, please don't forget to sign up for our Red membership. It's 100% free, and you will get the perks na usually binabayaran natin sa iba. Ayan. So, sir, no, before we continue, magbasa lang tayo ng ilang FB Live comments, no? Meron dito sa Sir Giancarlo Carzar, where are you? Ito, siguro nagsimula tayo, sir, no? Kimberly Galliero, Aliyah Bantog, no? Flying those heart emojis. Abigail Garcia, Miss Eliza May Calañada, watching from Cavite. Bianca Panganiban, meron din po tayong kasama rito. Angeline Ramos, watching from Antipolo City. Jan Joe Castillo DM, saying that he's been at Red Planet Makati, maayos at tahi at malinis, kudos daw. Shela, hashtag Red Planet Hotels. Ali Pelyazar, Nax, with that smiling and okay emoji. Ayan, so maraming salamat. Kasama rin natin si Ma'am Maria Carmel Molina Perez, here for Caesar Vizcarra. Ayan, marami ng supporters si Sir. Ayan. Meron din dito, Sir, no? Si Miss Lira Carpio. Good afternoon, Sir Caesar. Excited to hear from you po. So, Sir, ilan lamang yan, no, sa mga nakita natin, no? Nakita natin na mga FB Live commenters natin. Meron dito kasi, Sir, mga pahabol, kaya medyo naghang ako ng slide doon. Great topic and speaker coming from Princess Pua Milan. Roy De Lo Perez, great speaker, go Paul. Ayan. Again, ilan lamang po yun, no? So, maraming salamat po, no? Salamat, sa ating mga nakasama. So, sir, speaking of gratitude, no, we would like to award you the Certificate of Appreciation. So, ayan. So, sir, if you would allow me to read through the certificate. This Certificate of Appreciation is proudly presented to Red Planet Hotels for imparting their valuable knowledge and actively participating as our guest
guest during the talk show entitled Sweet Talks in Cebu. Given this 15th day of June 2022, we would also want Sir Caezar to award you with your own e-certificate for, again, participating in this event. And here is your e-certificate na rin po, sir, bearing your name with the same contents signed. Of course, also by our founder, Mr. TJ Yuson. So, sir, message to our live viewers. Go ahead na po, sir. Okay. So, ayun nga, if you want value for money stays na hindi masakit sa bulsa, just go to redplanethotels.com. And also, abangan nyo, this year, we'll be opening our newest, biggest, and flagship branch in BGC. Which will be called Red Planet Manila the Fourth. So that's something to look forward to. And malay nyo, mamigay ako ng free nights doon. So why check nyo lang not? Yung social media pages natin. Abangan nyo lang. Of course. So sir, maraming salamat po muli. And may mga pahabol lang. Tama nga po kayo, sir. Sabi dito ni Miss Princess Pua Milan, they will open new hotel in Taguig. Nandito rin po, nagpasabi, hi Paul, si Jen Carlis Diaz Kuntapay. Ayan. So, again, maraming salamat po sa mga nakasama natin for today. So, ayan, sir. Once again, maraming salamat po for your time and I hope you have enjoyed our conversation this afternoon. Thank you and stay safe, Sir Caezar. Maraming salamat po, sir. Thank you. Ayan. So, nakasama po natin, no? And that was Sir Caezar Paul Gawaran of Red Planet Hotels. But before we proceed, no? Gusto ko po muna pasalamatan at i-mention ng ating mga masusugid na FB Live viewers. Ayan, mag-ingay-ingay na po tayo dyan. Nakasama po natin sila Ma'am Kimberly Galliero nga po, Aliyah Bantog, Abigail Garcia, Eliza May Calañada, watching from Cavite, Sir Martin Sichon, ayan, heart, Bianca Panganiban, Angela Christine Ramos, sila Sir John Joe Ator Del Monte, no? Kasama natin Sir Eric Barachina, again, si Ma'am Tars Montes Claros. Ayan, si Sir Giyush Filarca watching from Caloocan City. So, stay safe po tayo dyan, sir. Si Ma'am Lira Carpio, Ali Pelyazar, Queenie Gao, maraming salamat, Ma'am Queenie. Ayan, si Ma'am Micaela Tobias, maraming salamat din po, Ma'am Mika, Nicole Ann Garcia. Thank you rin po, Ma'am Nicole. Si Maria Carmel Molina Perez, si Jillian Licayan, maraming salamat po. Marvin Lining Samarita. Samarita, maraming salamat din po. Roy De Lo Perez, Princess Pua Milan. Ayan, Neil Enriquez, maraming salamat din po, Sir Neil. Ayan, maraming salamat. Nakasama natin, nagpapa-shoutout dito, Sir Neil Enriquez. Shoutout po sa'yo, sir. Ayan, maraming salamat po. But before we proceed, no, ayan, no, now we would like to further show our appreciation to our sponsors for making this event again successful. Maraming salamat po sa Wedding Suppliers Association of the Philippines Incorporated, Online Pasalubong Center, ang Mobile Palengke, the Real Estate Directory, Philippine Travel Expo, Alabang Estate Realty Directory, ang Philippine Malls Directory, Philippine Virtual Expo, Pa-Home Service, ang Med Results Medical Services, Accounting Portal Philippines, at of course, ang Philippine Workshops. Maraming salamat po for supporting our event as always. Now, bago po tayo magpatuloy, no, I just want to personally thank the entire team of PhD. Maraming salamat po kila Miss Shirley Sumalabe. Maraming salamat, ma'am. Kila Ma'am Angeline Ramos, kay Sir Christian Intal. Ayan, kay Sir LJ Bohol. Maraming salamat, Sir LJ. Sir Eric Barachina, Sir James Clark Canlas, kay Sir Martin Sichon. And sa lahat ng nakasama natin, may it be Sir Mark, Sir Kurt, Ma'am Mika, Ma'am Queenie, all, lahat po kayo, Ma'am Nicole, maraming salamat po. And of course, huwag nating kalilimutan ang mga nakasama nating tech team. Maraming salamat po for always imparting your technical know-hows para maging successful ang ating event. Nakasama po natin yan si Sir Dovan. Maraming salamat po, sir, kay Sir Neil, kay Sir JP, at kay Ma'am Abigail. Maraming salamat po. I cannot thank you enough for always providing us with your technicalities, your talents, no, para po ma-pursue ang ating mga sweet talks kagaya po nito. So ayan, maraming salamat po . So again, thank you to all of you. But before we proceed, no, kindly check our socials na rin, guys, ha. Follow us at FB and YouTube. Yan ay Philippine Hotels Directory. Sa TikTok naman po at IG, sa Instagram yan po ay at PH_Hotels Directory. And to our website,
no, www.philippinehotelsdirectory.com. Again, that's philippinehotelsdirectory.com. Once more ha, kukulitin ko lang kayo, www.philippinehotelsdirectory.com. So on behalf of the entire team ng PhD, ang Philippine Hotels Directory, thank you for staying with us. So humigit kumulang isang oras na siksik liglig na guumapaw na information at mga tips and tricks sa hotel industry. Now again, thank you for staying with us this afternoon. Of course, to our guest, Mr. Caezar Paul Gawaran from Red Planet Hotels Philippines. Once again, this has been your host, Kim Joshua De Jesus. See you on our next Sweet Talks. Always remember, here at PhD, we value your comfort. Thank you and stay safe.